si Maribel Reyes, ma'am. Okay. Kasi po, yung ATM ko, sinangla ko sa kanya noong February. Ngayon ang 6,000. Ang ginawa niya po, isinanla rin niya. Tapos isinanla pa rin nila. Patong-patong na pagkakasanla, hanggang sa umabot daw po ng 12,000 na. Paano pinagkakatiwalaan yung nagsanla? Ang weird nun. Pumapayag, no? Yung pinagsanlaan. Hindi ko po alam sa kanila, ma'am. Basta ang akin lang po, pinagtiwalaan ko si Maribel. Si Maribel lang ang bukod tanging dapat na pagbawian mo ng ATM mo. Opo, ma'am. Ngayon, alam mo ba kung nasaan na yung ATM mo? Nandun po kay Heidi, ma'am. Pang ilang tao na tong si Heidi? Pangatlo na, ma'am. Pangatlo. Sandali. Ate, may laman dapat yung ATM nyo para masanla. May laman po talaga siya, sir. So, alam nila yung PIN. Para ma-check. Ang kay Maribel po, alam niya. Nung isinanla niya... Pero, Mr. Wendy, yung unang mong pinagsanlaan, alam dapat yung PIN para ma-check, di ba? Opo, opo. Okay. Yun na nga si Maribel. Opo. Ngayon, syempre, nilipat ni Maribel, alam na rin nung pinaglipatan. Hindi ko na po alam sa kanila, ma'am. I think dapat, kasi hindi papayag yun ang hindi niya alam. Kasi, di ba pag sinala mo ATM mo, dapat hawakan ko yung ATM mo, ganun ba? Oo, tapos di ba niya pahalan? Syempre, alibawa ako ito, ako una nagsanla, sinanla ko sa kanya, Alex Calieja. Pag sinanla niya sa'yo, dapat alam yung PIN kasi nakalagay doon, Alex Calieja. Ayun na nga. Di ba? Ay, kawawang ATM. So, magkano ba yung pumapasok na pera sa ATM mo? Nasa 15,000 po, ma'am. So, pero bayad ka na? Ma'am, paano ko nga po mababayaran si Maribel? Wala pong ATM na binibigay sa akin. Nagpatong-patong na, ma'am. O, dahil 6,000 lang dapat yung utang mo ngayon, 12,000 opo, na. Opo. Naku, ay gusto ko na makausap si Maribel. Paano kaya sasagutin ni Ate Maribel ang mga paratang ni Ate Angie? Tawagin natin, Maribel, pasok!